Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, meron tayong makeup tutorial, then product review. So, malalaman natin mamaya if ano yung product yun. So, let's go! First, gagamitin natin itong Fresh Skin Lab Jello Aloe Eyes for our moisturizer. Naging boses nila. So, ito pa yung itsura ko pag wala akong kilay. Meron naman akong kilay, pero manipis sa brows. Kaya, kailangan natin mag-eyebrows. So, nung college, di pa yung uso yung kilay is life. So, ganito yung itsura ko. Diba? Pero pet pa ako na. Ngayon din. Diba? So, hindi ko kinakahiya na ganito yung tsura ko kahit wala akong kilay. Kasi ito naman talaga yung tsura natin eh, di ba? So, what natin kakahiya? Dapat proud tayo. High star. So, for our primer, gagamitin natin itong Kymeuse. Gagamitin ko itong Maybelline Matte Poreless Fit Me Foundation in the shade Chit-Chanty. So, kung nagtataka kayo, bakit sobrang itim ko na? Kasi construction worker tayo mga besh. Construction tayo nagtatrabaho. So, kailangan talaga natin umitim besh para magka... alam niyo na. Dump patch para tap natin. Pili ko kulang yung foundation natin. Tidagan nyo natin para bongga. So, ano yung signal nila na ganyan? Hindi masyado makita dito sa camera. So, dapat tap lang daw. Bawal aking. Bawal yung ganitohin mo. Kasi, hindi kakapit yung foundation sa mukha mo. Tap lang. Matatapos din. Ayun pa. Shoutout dyan sa mga beshi ko. Ito na mga besh. Nakita na akong walang kilay. So, wala akong pakialam. Try ko lang po. Natuto ako pagkilay noong 2013. Noong nagtrabaho ako, naka-shear sa Seymour. Summer noon eh. So, dapat diba, kailangan talagang mag-makeup kasi naka-shear ka. So, dun ko natutunan mag-makeup, mag-kilay, on, mag-mascara. So, 1 month lang naman ako doon. Kasi nag-summer job ata. Kaka-concealer tayo. So, gagamitin kong concealer is, yes, from Maybelline pa rin. Maybelline Milo. Fit Me Concealer in the shade
medium, 25. So ito yung magka-pares na shade. If 220 si foundation, medium, number 25 naman si concealer. So, magka-concealer tayo ng mga alam nyo na impurities natin dyan. Kailangan talagang alisin yan, mag-bash. Bake tayo ng mukha. Kung sila nagbe-bake, ako, magbe-bake din ng mukha. And gagamitin ko ito, invisible resetting powder from Kymis. Kitap lang natin yung sponge. And then, oh my God. Ito yung ginagamit kong pangkilay. This is Cleopatra from Evie. Ever Balana. So, since 2013 ata, ito yung ginagamit ko. Pencil lang. Try ko na rin magamit ng pomade. Pero, matagal eh. Hindi ako makapag-kilay ng mabilis. Lalo na kapag may work. Kailangan mabilisan. So kapag magkikilay kayo, kailangan nyo lang sundan yung outline ng kilay nyo. Outline muna. Tip number 1, outline. Outline nyo lang yung... Before ko i-conceal, i-wipe out muna natin yung mga excess nating powder sa ating face using this mermaid brush. Maging bushy ang looks ng ating kilay, na in-order akong bushy brows! Wow! Diba? Ang arte. So, meron siya kasiyang kasamang spoolie. Then, ito. Bushy Brow Soap by Calla Marie in the shade Black. So, before natin siya i-apply sa ating kilay, kailangan mo muna siyang basain yung spoolie ng water or mist. So, wala akong mist sa water. No choice. Kailangan mo na siyang ganunin. Ganun-ganun lang. So, this is what you call brow soap. Ayan. So, purpose nito is para mag-hold yung strands ng kilay natin. Parang
flick na flick. Bushy ba? Palaban, ganun. So, yun yung mga nakikita nyo sa artista. Sina Bea Alonzo, Andrea Brillantes. Yan. So, mga thick brows. So, ibabrush up natin sa ating kilay ito. Then, upwards. Gagamitin ko itong Sassy Lady Contour Highlighter Palette. So, tayo ng brush. So, tayo ng highlight. For tonight is ito from Beauty Glaze Color Board. Yes. So, isang araw lang po siya dumating. This is only 500 plus 568 ata. Sa Shopee. So, marami siyang colors. Isa-tet akong namitin to. Meron siyang shade of green. Shade of pink. Shade of blue and yellow. And last one, shade ng purple or violet. Yes. So, ito yung gagamitin natin ngayon. So, gagamitin ko yung shade ng blue. So, for our transition, gagamitin ko itong shade na ito. Thank you.
bahala na si Batman kung anong kinalabasan nito. Okay. So, lalagyan natin ng concealer. Yun. So, lalagyan natin ng shimmer shimmer. One hour later. So, tapos na po yung ating eyeshadow. So, nakikita na po tayo ng ating nose. And I will use quack.
So this is our final look, mga bash. So I hope you like it. Yeah. So dito sabi ko kanina, meron tayong product na i-review. At ang product na yon ay Shein Char. So kahapon lang siya dumating. Ano ba yung product na to? Ito po ay ang Lanvana Scar Remover and Stretch Marks Remover. Ito po siya. Umorder po ako ng dalawa kasi nakaubos na ako ng tatlong nito. So, pangatlo ko na siya. Pangatlong battle ko na siya. So, saan po ko siya nilalagay? Nilalagay ko po siya dito sa braso. Kasi makikita nyo po. Yung braso ko po, yan. May mga lumitaw na stretch marks. Dito. At saka dito. Simula nung nag-lockdown. So, padami siya ng padami. Hanggang dito yan. Papakita ko sa inyo yung before. Yan. Papakita ko sa inyo yung itsura niya before and itsura niya ngayon. So, I've been using this for 2 months na siguro. Kami, June, July. Yan. So, 2 months. Yung isang ganito is around 170 plus. Pero, meron siyang sale. Kaya nakuha ko siya sa Shopee ng 125 pesos lang. And super effective po siya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-effective. Kasi 6 days, 5 days ata ng paggamit ko is nakita ko na po yung result. And then ngayon, may mga nagsisilabasan na naman. Kasi nga, braso is life. Tumataba tayo. Wala nang diet. Kaya yung skin natin is nagsistretch din. So, ayun. Wala tayo magagawa. Ganun talaga ang buhay. So, try nyo. Paano ba ito ina-apply? So, ina-apply ko to after maligo. Then, sa gabi. Isa sa umaga, then isa sa gabi. After a shower. Yun, shower. Sa gabi. So, I use it twice a day. 7 days in a week. Every day. As in, every day ko siya ginagamit. So, meron mga visible marks pa rin. Pero, minimal na siya. Hindi kagaya noon na sobrang red niya talaga. As in, red na red. According sa nabasa ko, kapag ang stretch marks ay mapula pa, pwede pa siyang cure. Pwede pa siyang magamot, mawala. Hindi naman totally mawala, pero at least malalesen mo yung pag-stretch ng skin mo. Pero sabi nila, pag yung mga puti na, ay hindi na kaya. Hindi na nito kaya. Hindi na kaya ng powers nito. Hindi niya na kaya. So, I don't know if effective siya sa mga pregnant. At hindi ko rin siya mai-recommend sa mga pregnant woman. Siguro mag-research na lang tayo. Kasi parang hindi ko siya nakita eh, na para safe siya sa mga pregnant woman and lactating mothers. So, sa mga nagbuntis dyan, during pregnancy, para hindi na lumala, maglagay na lang kayo. Then, meron akong isang nabili una, isang oil. Oil! So, ginagamit ko pa rin siya until now sa mga thighs ko. Kasi pag ito, ginamit ko sa thighs ko. Nako, besh. Isang linggo lang, ubos. Meron siyang code. Ayan. Meron siyang code dito, then scrape mo lang. Then, mag-login ka lang sa www.lanvana.com. Then, i-enter mo yung code na nakalagay dito. Then, check mo if authentic siya or hindi. So, sa mga
na-order ko, authentic naman siya, hopefully. Kasi sa Lanvena store talaga ako nag-order. Meron silang account sa Shopee, tsaka sa Lazada. And so, nung first order ko, kay Lazada ako umorder. Then after, ngayon, kay Shopee na, kasi medyo mahal. Ang shipping fee, Lazada. So, ayun lang. Ikikwento ko sa inyo kung bakit labis ang aking pagtaba sa aking next na vlog. Okay, huwag nating isaysay lahat-lahat dito. So, ang ating vlog ay nagtatapos na. Sana po gustuhan nyo ang aking itsura. Minsan lang nakapag-vlog si engineer kasi, pimple. Busy sa work. So, ayun guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell for next video. Bye!